Monica? Ma, hindi po ako. Teka, ikaw yung batang nanakit kay Monica? Binasag mo ba yan? Naku, hindi po. Hindi ako nakabasag. Ma, ang sakit. Gumudugo po. Ano? Naku, Diyos ko. Dito ka muna. Manang! Manang, nasan ka ba? Dali! Ano bang nangyari? Masugatan si Monica. Kunin mo yung gamot. Linisin mo na yan. Ako na lang dito. Ano bang nangyari? Bakit nabasag ito? Anong klaseng bata ka? Hindi ka man lang ba marunong humingi ng paumanhin? Humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi po ako nakabasag. Sinasabi mo ba nagsisinungaling sa akin si Monica? Ang sama mo talaga! Saan ka nakatira? Kakausapin ko magulang mo. Hindi talaga ako nakabasag. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Ano bang klaseng bata ka? Diyos ka po! Madam, tingnan niyo ang binti niya. Huh? Ang binti ko? Hindi ko alam. Nasugatan pala ako. Ano kayong gagawin ko? Monica, huwag ka nang umiyak. Marami lang tong dugo, pero maliit lang to. Ma, ako po talaga nakabasag. Ako talaga nakabasag ng base. Anong ginagawa mo dyan? Narito na pala kayo. Bakit narito ka? Di ba may kakausapin kang mga tao? Opo. Yung may-ari ng lupa. Balitaan mo ako mamaya. Sige po. Ngayon ko lang po kayo nakita. Kaibigan ako ni Monica. Ako si Del Marchon. Hmm. Ang prinsesa namin, ngayon na lang nagdala ng kaibigan sa bahay, ha? pero, talaga bang kayo ang may-ari ng bahay na to? Nga pala, Papa. Hmm? Sinabi niya kasi, naging kaibigan niya raw sa Army ang itay niya. Totoo ba yun? Ano? Kaibigan sa Army? Naku, hindi. Hindi siya. Ibang tao pala. Ano nga ba yun? Park? Teka, hindi kaya Gregor Park? Gregor Park? Kung gano'n siya pala, hindi pwedeng maging kaibigan ng papa ko ang itay mo. Si Mang Gregor, nagtatrabaho lang siya dito sa amin. Ah, gano'n pala. Medyo nahihilo kasi ako nun kaya hindi ko alam. Ano ibig mo sabihin? Wala. Sige po, mauuna na po ako. Salamat po sa paggamot sa akin. Teka, dito ka na kumain. Huwag na. Aalis na ako. Sabi ko, dito ka na kumain. Oo nga, dito ka na kumain. Nag-guilty ako sa ginawa ko kanina. Ano ka mo? Ibig sabihin, nabasag yung vase na binili ko? Oo. Bigla ako kasing nabitawan ng paghawak ko. Ikaw ang nakabasag? Parang nakapagtataka naman. Pero napakamahal kasi nung vase na yun eh. Kung ganun, kailangan ko pa bang bayaran yun? Dapat ba akong umalis dito? Ang bihira. Nakakatakot, walang mag-aasikaso sa akin. Hmm? Ayos lang yun, madam. Kahit na nabasag mo mamahaling vase. At saka hindi ko naman talaga gusto yung vase na yun eh. Teka, bakit hindi ka kumakain? Paano kasi? Ang daming pagkain dito. Hindi ko alam kung anong uunahin ko eh. Tikman mo yan! Beef tangsu kong yan! Pwede palang gawing tangsu ko ang baka? Oo nga! Mas masarap pag baka! Matamis sa siya ka, napakalambot ng karne! Ang sarap talaga nito! Ang galing! Talagang napakasarap! Monica, taga saan ba ang isang yan?
Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Napapaiyak lang po ako doon sa sobrang sarap. Napakasarap ng pagkain nyo. Monica, ano ba yan? Hindi mo ba alam ko na to? Ginagamit to pag mabigat ang dela mo. Wow, ang galing naman. Meron palang ganyan. Kung ganon, pwede na ako magdala ng dalawang case. Ang galing! Alam mo, ibang klase talaga ang gamit na to. Kahit kinargahan to ng mabigat, hindi ako mahihirapan. Pahiram muna ako. Isusoli ko na lang bukas. Maalala ko, hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Ay, hindi ko na makalimutan. Salamat, Monica. Di ba sinampal mo ako? Dapat siguro humingi ka ng tawad. Humingi ka na ng paumanhin. Oh, Monica, hindi naman mahirap para sa akin ang humingi ng tawad. Kaya lang, may kasalanan ka rin. Ano? Paano? Bigla mo ako sinampal. Parang pinulit ko lang yung pagkain. Alam mo, ang pagkain, hindi dapat itinatapon yun. Talaga? Ikaw, iniisip mo ba na magkatulad tayong dalawa? Ibang klase ka rin. Ang sama naman ang ugali mo. Isinama na nga kita dito sa amin. Oh, bakit ba nagagalit ka? Sige na nga. Pasensya ka na sa akin. Huwag ka na magalit. Ewan ko sa'yo. Tugnan mo. Galit pa rin siya? Bakit kaya masyado siya magagalitin? Ibang klase. Hindi bali, meron naman ako nito. Hindi ko malilimutan ang bayan ko, Ulsan, ikaw lang. Delmar! Oh, Itay! Bakit po nandito pa kayo sa labas? Ano nangyari sa binti mo? Ay, walang anuman to. Ano bang walang anuman yung sinasabi mo? Tignan mo nga yan. Nasugatan ka dahil sa mga bote niyan? Ang maliit lang ang sugat na to. Anong maliit ang sinasabi mo? Hindi mo man lang manaisip ang nararamdaman ng ama mo? Delmar, alam mo bang may trabaho ng tatay mo? May trabaho na kayo? Saan po yun? Sa isang pagawaan ng mga bangka. Kaya, huwag mo nang gawin yan, pwede ba? Kahit na hindi mo na to gawin, hindi ka na magugutom, anak. Ah, talaga? Naku, mabuti naman. Kung mga bangka ang aayusin nyo, pwede rin ba kayong sumakay doon? Kumain ka na ba? Opo, ang dami kong ang kinain. Ikaw, Tay, kumain ka na? Umuwi na tayo. Teka, may sugot ka pala. Huwag na, Tay. Maglalakad na lang ako. Gusto ko rin kasi malaman kung gaano ka nakabigat. Papasalita kita. Ayan. Tay, ang bigat ko, di ba? Tama ka. Talaga palang malaki na ang anak ko. Ang mabuti pa, ibabanyo na lang ako. Mapapagod kasi kayo ng gusto. Papasanin kita hanggang kaya ko. Ay, alam mo, kung pwede lang, habang buhay kitang papasanin. Ay, nako. Layas ka talagang bata ka. Saan ka ba nagsusot at ngayon ka lang umuwi? Lagi mo siyang sinisigaw kapag naikita mo siya. Bakit? Dapat pa ba ako matuwa sa kanya? Nag-iiyak ka ng mga anak mo dahil gutom na sila. Kung ako pa magluluto sa kondisyon kong to at may masamang mangyari sa sanggol, pananagutan niyo bang dalawa mangyayari? Ayan, hindi mo yan naikita? Nanguha kasi siya ng mga bote para meron tayong pambili ng ulam. Pinagmamalaki mo pa yung ginawa niya. Ayos lang ba sa'yo na yumuko ang asawa mo buntis sa bigasa na kakaunti ang laman? At hayaan ang anak na manguha ng mga bote? Ganun ba?
Ano ba yung pinagkagagawa mong babae ka? Itay! Tay, tama na po yan. Inay, humihingi ako ng tawad. Ako pa may kasalanan. Huwag na po kayo magalit sa itay ko. Arnold, hindi mo narinig yung sinabi ko? Sabi ko, huwag ka na rin tumanirahan sa Ulsan. Ikaw rin naman eh, hindi mo ako pinakinggan eh. Nung itinapon ng driver ng truck yung mga gamit namin, wala na rin ako magawa para sa amin. Umalis ka na ngayon. Lumipat na kayo sa ibang lugar. Pasensya ka na, hindi ako tumupad sa usapan. Pero alam mo na mga anak na ang asawa ko, anumang oras. Wala kaming ibang pupuntahan. Wala sanang problema, pero lagi pumupunta rin ang batang yun. Sino yun? Si Delmar ang pumupunta? Siya nga. Huwag siya pupunta ron. Hindi siya pwede ron. Pero bata yun. Bakit ba masyado mo yung inaalala? Alam mo naman sa kanila ako nagtatrabaho. Kasi si Chairman, ayon na ayon nun na may ibang mga bata ron. Kaya huwag mo naman sana ako ipahamak kay Chairman. Ah, sige. Yung amo mo, bakit naman ganun ang ugali nun? Basta ipangako mo sa akin, huwag mong papuntahin doon yung batang yun. Naintindihan mo? Oo, akong bahala. Nangangako ako. Maiwan na kita. Ate, may kinain ka bago umuwi dito? Ha? Paano mo nalaman? May masarap na pagkain ka. Ganun ba? Kumain ako ng beef tang sukong kanina. Gertrude, pasensya na. Nakalimutan ko. Kung naalala kita, nakapagdala sana ako. Delmar, kasi nabalitaan ko, pumunta ka raw doon kina Gregor Park. Opo. Doon kasi nakatira yung isa kong kaibigan. Kaibigan? Kung ganun, nakita mo na yung chairman na sinasabing may-ari ng bahay? Opo. Siya yung papa ng kaibigan ko. Kasabay namin siya kumain. Anak yung mag-chairman eh. Ayaw niya ba sa'yo? Hindi po. Ang bait nga po niya sa akin eh. Ano kayang problema nun? Bakit nagsinungaling siya sa akin? Chairman Zhang, kailangan ng tao. Alam nila kung saan sila lulugar. Ang lugar mo, doon lang kung saan nalalanghap mo ang maitim na usok ng langis. Kahit anong mangyari, hindi ka makakapagpatayo ng planta rito. Ang barko, hindi pwede kung sino lang ang gumagawa doon. Naintindihan mo? Pasensya ka na. Alam mo ako kasi, barko man o krudo, pareho lang akong interesado doon. Ibig sabihin, pinabalak mo makipaglaban sa akin? Huwag na, baka magsisi ka lang pagdukuan ka na. Ang lupang yan, ibigay mo na lang yan sa akin. Kung ibibigay ko man yan sa'yo, kukunin mo muna yung mga pain ko. At saka, hindi ko muna yun ipagyayabang. Chairman Zhang, sapat ang ibabayad ko para sa lupa. Chairman, ang harapan ng tubig sa parting yon, tinutulak din ng tubig sa likuran. Ngayon, yung pakikipaglaban, sigurado mapapagod ka lang noon. Sa bahay ka na lang, at alagaan mong apo mo. Magpahinga ka muna sa inyo. Ano bang akala mo sa akin? Hindi ako gangster! Bakit hindi ka pinarito? Magtrabaho kayo! Imbis na katayo kayo dyan! Sige na! Pasensya na! Magsikilos na kayo! Ayun na! Tayo na! Chairman! Ano? Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako si Junior Yun. Oo! Kapatid mo si Marco, di ba? Kung ganun,
Bumalik ka pala sa lugar na yon. Opo. Mabuti. Isipin mong swerte ang pagkikita natin ngayon. Kalimutan mo lang ang bar exam na yon. Pag-alala mo lang ang negosyo natin. Chairman, nandito lang ako para kumustahin ka. Habang nangungumusta ka, magtrabaho ka na rin. Wala po yun sa bala ko. Kilalang kilala ko na kayo higit kanino man. Gusto ko kayo makita dahil naging mabuti kayo sa akin. Sige ha. Alam mo ba, yung taniman ng pera sa ibinigay nun ng kuya mo sa lugar ninyo, pinipilit yung naagawin ni Ramon Jang. Wala po yung kinalaman sa akin. Salamat sa tiya. Teka sandali. Junior! Junior! Kumusta? Hindi mo ako natatandaan? Ako yung kinagat ng mga bubuyog. Bakit bigla ka nalang tumawid? Pasensya ka na. Naku, natanggal pala ang kadena. Susubukan ko, baka pwede kong ayusin. Paano yan? Naikabit na yung kadena. Pero putol yung rayos ng gulong sa likuran. Di bale, huwag ka mag-alala. Gagawin ko yan para sa'yo. Naku, paano na yan? Nasira ako. Pati ang trophy na yan. Ay... Dito na yun. Akin ang bisikleta mo. Yan trophy ko. Magagawa ba yan dito? Oo naman, magagawa to. Dito naman nagtatrabaho ang itay ko, kaya huwag kang mag-alala. Sandali lang to gawin. Maghintay ka muna. Itay! Itay! Huh? Nakita mong itay ko? Teka, sino ka ba? Sino ka rin? Ako ang una nagtanong, di ba? Dito nagtatrabaho ang itay ko. Kaya anong ginagawa mo rito? Sinong itay mo? Si Manager Choi ba ang itay mo? Hindi ah. Ang pangalan niya, Arnold John. Siya ang itay ko. Ah, si Mang Arnold pala. Siya yung bagong pasok na walang kaalam-alam. Wala siya dito ngayon. Ba't kinuha mo? Bakit pa pinakikialaman to? Teka, ano bang balak mong gawin? Tingnan! Engot ka ba? Gawa kayo sa tanso eh! Huwag mo akong sasabihan ng engot! Kung hindi ka engot, bakit yan ang gagamitin mo sa tanso? Oxygen welding na may acetylene ang gamitin mo! Oxygen... Ano ba kasi yun? Matagal pa ba? Oh! Bakit narito ka? Wow, Charlie Park! Ang galing mo naman! Ang talino mo talaga! Pero paano ito nasira? Ibig sabihin, magkakilala kayo? Grand Prize National Mathematics Contest.
Ano ba naman to? Bakit itong ginawa nilang trophy? Gusto mo igawa ka tayo ng bago? Yung gawa sa ginto? Ayoko. Teka, ipaayos mo muna yan. Malamang hinihintayin ng papa mo. Ang ganda! Grabe! Bakit sobra naman ang laki niyan? Yung malalaking piraso ng bakal, para saan yun? Gagawing barko, ano pa? Gagawin nilang barko yung mga bakal? Oo. Pag pinagdikit-dikit yun, yun ang magiging katawan. Ganun pala yun! Ang laki ng barko, ang galing! Tingnan mo, di ba? Yan yung tinatawag na Goliath Crane? Teka, di ba mag-welding ka pa? Ay, naku, oo nga! Sorry, pasensya na. Nakalimot ako. Gusto mo subukan? Ikaw na lang. Wala kang safety mask? Hindi naman ganong tumatansik. Hindi na yun kailangan. Ang galing! Ang lakas ng apoy ah! Sandali lang! Ito yung flux. Powder para sa gas spray. Kapag ginamit yan sa tanso, mas maayos ang pagkatunaw. Pag natunaw, i-weld mo ulit. Parang bago, di ba? Paano mo natutunan ng mga to? Natuto ako dahil kay Itay. Pero, siguro mas maraming alam kaysa sa akin ng isang yan. Aba, syempre naman. Alam mo ba yung iba't ibang klase ng pag-welding? Carbon arc, metal arc, thermic arc, atomic hydrogen welding. At marami pang iba. Kung ganun, nasubukan mo na lahat yun? Oo, nasubukan ko na. Pero, napansin ko meron ka rin konting alam. Nga pala, pahiram lang sandali. Mas maganda sana kung meron pang linis. Pasensya na. Sorry talaga. Gusto ko pa sana magmasid sa paligid. Bakit hindi mo gawin? Hindi pwede. Magluluto pa ako eh. Kung ganun, marunong ka magluto? Oo naman. Pero marami na kasing nasayang na oras. Saan ka nakatira? Iahatid kita. Ah, totoo ba yan? Dito na ba? Oo. Salamat ha. Dahil sa'yo, kaya ako mabilis na kauwi. Diyan ka na. Sige, mag-ingat ka pag-uwi. Ganun ba talaga kapag cute ang lalaki? Matalino rin sa klase? Kuya lang, bakit parang ang sungit niya? Patay! Yung hapunan! Ang husay mo. Nagawa mo talaga. Tama. Alam kong makukuha mo to. Alam kong mahusay ka eh. Kahit kailan, hindi ako nagduda sa katalinuhan mo. Ikaw ang pinakamagaling. Walang pwede tumalo sa iyo, anak. Kumain ka na ba? Bumili ako ng karne. Sandali lang, ha?
Kumusta na pala yung mga taniman ng peras? Apo, nakausap ko po yung may-ari ng lupa. Wala namang magiging problema. Ano ka ba? Hindi pwedeng hindi magkaroon ng problema. Meron na tayong problema ngayon. Ha? Yung Hepong Shipbuilding, ni Chairman Nando Kang, interesado rin sa lupang yon. Ba't interesado siya? Ang taong yon, masyado malakas ang pangamoy nun sa pera. Sinusubukan niyang kainin yung pinaghirapan lutuin ng iba. Saka isa pa, talagang ayaw niyang merong ibang tumutungtong sa lupain niya. Hindi pwede magtagal yon. Bago makialam ang matandang yon, dapat makakilos na tayo kaagad. Siya nga pala. Meron kang kailangan gawin mamaya. Sa mga pagsusulat ngayon, si Charlie Park uli ang nanguna. Kaya palakpakan natin siya. Kagaya nga na alam nyo, si Charlie Park ang nakakuha ng pinakamataas na score. Magmula pa ng 5th grade, hanggang ngayon wala pa siyang mali sa kahit anong problem solving. Puro 100% ang score niya. Kaya... si Elmo, mataas din ang nakuha niyang marka. Malamang, kung wala rito si Charlie, si Elmo na nakakuha ng pinakamataas na marka. Plus, palakpakan din natin si Elmo. At si Sam Kang naman? Sam Kang! Isa siya sa mga nungungunang estudyante. Si Sam Kang ang nungunguna sa mga bagsak. Hindi naman nagtitinda ng itlog ang pamilya niya. Pero bakit puro itlog ang marka niya? Ay, naku, pasaway talaga. Uy, Pache! Bakit ganun ang tawag mo sa akin? Magaling ka magpache, kaya yun ang tawag ko sa'yo. Uuwi ka na eh? Sa tingin mo, may pasok pa ba ako ngayon? Masyado ko yata ang masungit. Teka, meron pala ako sasabihin. Nandiyan ka pala, Sam! Uy, bakit ba? Matagal kita na hindi nakita, hindi ka na kasi pumupunta sa amin. At bakit naman ako pupunta sa bahay niyo? Ang sungit mo, sama mo na nga lang ako sa paglalakad. May lakad ka ba sa Linggo? Lumayo ka nga. Pangalawa ka na naman pala. Si Charlie ba ang nanguna? Magaling din siya, kaya siya naging pangalawa. Konti lang ang mali niya sa test. Teka, okay ka lang ba? Di ba pupunta ka sa tutor mo? Sorry pa. Sabihin mo yun sa sarili mo. Imbis na sa akin mo pa sabihin. Bakit lagi ka nalang natatalo ni Charlie? Huwag mo naman siya masyadong i-pressure. Baka bumawi siya pagdating sa high school. Alam mo ba, ang pagkakaiba ng leon at ng asong ligaw? Ang busog na leon, hindi niya matatalo ang ligaw na aso. Charlie Park. Ang galing. Si Elmo, pangalawa pa rin siya? Oh. Charlie, salamat. Alam mo ba, nabubuhay ako dahil sa'yo. Ay, naku, anak ko. Mang Gregor, pahingi ng tubig. Ha? Sige, sandali lang. Papa, ako na ho. Hoy, siyang inutusan ko eh. Sige,
kukuha na ako ng tubig. Pasensya na. Ikuha mo pa nga ako ng tubig. Wag. Oh, sige. Sa sandali lang kukuha ko uli. Elmo, bakit mo ba itong ginagawa? Eh kasi, hindi ito malamig eh. Mainit ang panahon. Yung malamig ang gusto ko. Wala kaming ref sa bahay. Doon sa bahay namin. Sige. Sabihin mo kay Mama, lagyan ng yelo yan. Tuwa ka ba? Ano? Ano yun? Pahiram ako. Yung card ng anak mo. Pinakamagaling na pala to. Pinakamagaling? Pero alam mo, sa kabila ng lahat, utusan ka lang namin. Charlie! Tama na! Charlie! Tama na! Charlie! Bitin mo, John! Tama na! Bitin mo, John! Tama na! Awad na! Sumusobra na talaga! Charlie! Pati ka sa ulo mo! Tapos ka na ba? Yun lang ba ang kaya mong gawin? Elmo? Elmo? Pasensya na. Pasensya na. Ay, hindi na ako makakapasok ngayon. Elmo, huwag ka munang umuwi. Huwag ka munang umuwi ngayon. Sige na. Bakit pinipigilan mo ko? Huwag ka na munang umuwi. Charlie, halika. Humingi ka ng tawag kay Elmo. Papa! Patawarin mo na siya, ha? Ako talaga nagkamali. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko mali ang pagpapalaki ko sa kanya. Papa! 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 Tama na! Ano ba ginagawa niyo? Patawarin mo si Charlie, nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na siya. Ha? Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Ako may kasalanan. Papa! Elmo!
Hindi ko na talaga kaya panoorin to. Masyadong madrama. Ano pang hinihintay mo? Halika na rito. Okay. Nakahanda na. O, ngiti na kayo. Oh, sabihin nyo, Kimchi. Dali, ngiti kayo. 1, 2, 3! Kumusta na kayo? Magtatrabaho na kayo? Oo. Oh. Namamatay ang mga tanim na peras. Ang hirap. Namamatay? Bakit po? Hindi ko alam. Sabi ng mga tao, dahil daw sa pulasyon sa ibaba, kaya namamatay ang mga peras dito. Ang sabi naman ng iba, tuyot na raw ang lupa. Kamusta ka na ba ngayon? Meron ka bang pagkain? Opo. Hindi po ubus yung mga binigay niyo sa akin. Lagi namin naalala ang kuya mo. Lahat kami dito, nalulungkot pa rin sa nangyari sa kanya. Sige po. Maraming salamat. Mister! Oh! Nakita ko po kasi na parang napakagwapo nung nakatalikod na lalaki. Tama ako, sabi ko na kayo yun eh. Salamat ha. Ikaw lang ang nagsabi sa akin ng ganyan. Pinitas mo ta lahat? Apo. Hi. Wow, ano yun? Nakakagutom yung amoy. Kanina pa kita hinahanap, saka pa nagpunta. Maupo ka na. Dito, sige po. Nay, sigurado ako napapagod na kayo dyan sa ginagawa nyo. Ako na po magtutuloy niyan. O, sige. Ang swerte kong anak, kailangan na rin kumain. Teka, bakit bigla kayo nagluto nito? Magpasalamat tayo sa kanya. Dinala niya tayo ng isang sakong harina at matatas. Kayong nagdala nun? Ibinigay yan sa akin ng mga tao. Hindi naman ako marunong magluto, kaya umaasa ako sa kakayahang magluto ni Delmar. Ganun ba? Sige, yun lang pala. Maalala ko, si Kuya at si Gertrude. Oh, kumain na sila kanina. Ay, nako. Paano kaya yan? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin bago dumating ang sweldo. Bakit mo yung poproblemahin? Tingnan mo nga, meron tayong maayos na tinitirhan ngayon. May pagkain tayo. Ay, nako, maganda sana. Kung meron man lang tayo ininom na soju dito. Itay, gusto niya po bang ibili ko kayo? Pero wala akong pera dito. Ay, teka, itong pera. Ako na lang. Meron po akong pera. Itay, sandali lang po, ah. Delmar, paano naman nagka-pera yun? Alam niyo, nakakatuwa ang pamilya niyo. Maganda at mabait si Delmar. Gusto ko magkaroon ng pamangkin na tulad niya. Nagagandaan ka sa kanya? Ay, nako. Mukhang may problema ang mga mata mo, ah. Siya nga pala, bakit mag-isa ka lang na nakatira dito? Wala akong pamilya. Ay, bakit ka mawawala ng pamilya? Hindi ka naman siguro ulila. Ayaw niyo na yung pag-usapan. Ha? Angalin. Teka, sino ba kayo? Dito ba nakatira? Oo, dito yun. Sino ba kayo? Bakit bigla kayong pumapasok? Ah, naku po! Ano ba yung ginagawa nyo? Naku! Kilos na.
Oo! Sino ba kayo? Ano ginagawa mo? Sino ba kayo? Aray! 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 Itay! Itay ko! Itay! 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 Masakit pa! Arnold, kumusta ka na? Long time no see. Ikaw pala? Paano mong... Aray ko! Ano ba? Nasaktan ka ba? Diyos ko! Paano niya nalaman ang lugar na to? Yung driver ng truck na nagatid sa inyo. Sabi niya mainitin ang ulo ng buntis na babae. Si Raul, driver na yun ah! Pasensya na. Hindi ako pumunta rito para magtago. Naghahanap ako ng trabaho para mabayaran ka. Yun ang dahilan kaya ako nandito. Pambihira ka. Kaya ba tumakas ka sa kalagitnaan ng gabi at bit-bit lahat ng mga anak mo? Boss, mukhang tinago nila yung mga gamit. Wala nang pwede ba kinabangan? Itay! Itay! Ayos lang kayo! Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo siya sinaktan? Bakit mo ginawa niya sa bata? Itay! Itay! Pakiusap! Pag-usapan na lang natin! Siya. Buti pa, ibebenta ko na lang ang isang ito. Tayo na! Oh. Itay! Itay! Anak! Delmar! Itay! 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 Delmar! Arnold! Bilis! Tawad mo ako! Huwag yung dalilang anak ko, pakiusap! Itay! 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 Itay, ayos ka lang ba? Ikaw! Gusto mo pa bang mabuhay ang batang yan? Huwag mo sasaktan ang anak ko! Ako na lang, huwag na siya! Hindi pwede! Sige, gawin niyo na! Gawin niyo na ang gusto niyong gawin sa akin! Basta, huwag niyo lang sasaktan ang itay ko! Kapag inulit niyo pa yon, kakagating ko ang dila ko hanggang mamatay ako! At kapag namatay na ako, ang kaluluwa ko maghihiganti sa inyo! Sige na, gawin niyo na ang gusto niyo! Hoy, Arnold Chun! Huling pagkakataon na to, pagbibigyan pa kita, bayaran mo kami kasama ng interest. Kapag tinakasan mo pa ako, pati yung mga anak mo, idadamay ko na. Naintindihan mo? Halina na kayo! Oo! Itay! Huwag na kayong umiyak. Nakaligtas naman tayo eh. Tumahan na kayo. Natandaan niyo na umiyak pa kayo. Sam! Bakit ka ba nandyan? Teka, nakalimutan mo? Sabi mo pupunta ka dito sa bahay! Oo, nakalimutan ko. Hindi ako pupunta bukas. Hindi pwede! Sinabi ko na kasi kay Mama! Magluluto raw siya ng maraming pagkain! Teka, marami naman tao dyan. Nandiyan si Charlie at si Elmo. Meron akong pupuntahan. Ikaya mo na lang ako. Saan ka ba pupunta? Hindi na. Huwag mo nang alamin. Kapag hindi mo sinabi, pupuntahan ka ta sa opisina ng lola mo. Saan ka pupunta?
Kawawang bata. Alam niyo naman kasi nagwapo ako Itay! Ba't narito ka? Alam ko po kasi na hindi pa kayo kumakain. Kaya eto, dinalan ko po kayo ng nilagang patatas. Tay, masarap to. Nilagyan ko rin pala to ng konting asin. Sige, tikman nyo na. Wala akong ganang kumain. Ay, hindi pwede yun. Kailangan kumain kayo. Pinaghirapan kong lutuin to para sa inyo. Ganun ba? Itay? Siguro dapat manguha uli ako ng bote. Tama lang yun, hindi ba? Para makatulong ako sa pambayad sa utang ninyo. Anak, hindi mo na yung kailangan gawin. Sapat naman yung sweldo ko para sa interes eh. Huwag mo nang problemahin yun. Kung ako nga, hindi ko yun inaalala. Sa tingin ko, masyado kayo nag-aalala. Ang lungkot nyo kasi. Alam nyo, pag matamlay kayo, nalulungkot ako. Sinabi ng ayos lang ako eh. Malala ko pala. Dalmar, kapag tapos na yung bangkang yun, kailangan yung i-test drive. Gusto mong sumama? Pwede akong sumama? Itay, isakay niyo ako ha. Matagal na rin akong hindi nakakasakay doon. Ang ganda! Ang tagal na nung huli ko itong ginawa! Parang nakakapanibago, pero ang sarap talaga! Woo! Ang sarap! Ano? Nagustuhan mo ba? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kapag nandun kasi ako sa dulo, pakaramdam ko lumilipat ako eh. Kung ganun, gusto mo bang hayaan kitang lumipat? Ano? Ikaw magmamaneho nito. Ako po. Bakit? Ayaw mo? Wag na lang. Gusto ko nga sana, pero hindi ko alam kung kaya ko. Bakit ka mag-aalala? Nandito naman ako eh. Halika. Yan. Kung gusto mo pumunta sa kanan, pihitin mo lang to, papunta sa kanan. At kung sa kaliwa naman ang gusto mo, pihitin mo lang to, papunta sa kaliwa. Wow! Ang galing naman ito! Ganito pala magmaneho, Itay. Mas maganda to kaysa nakasakay ka lang, di ba? Oo nga. Tay, pakaramdam ko lumilipad ako ngayon eh. Buti pa. Ipikit mo mata mo. Nararamdaman mong alon? Opo. Delmar, kahit na gaano kalupit ang mundo, kahit gaano pa kalakas ang alon, kapag naalala mong pakiramdam na ito, malalampasan mong lahat ng pagsubok. Naintindihan mo? Opo. Kahit wala kang makita dahil nakapikit ka at madilim, alalahanin mo na meron pa rin natitirang liwanag sa mundo. Kaya huwag kang matatakot. Opo. Lumilat ka na. Wow, ang ganda! Itay! Tignan mo, puro-puro ng liwanag ang dagat! Oo, syempre naman! Pambira ka. Mukhang tuwan-tuwa ka ngayon ah. Tutal, masaya tayo? Buti ba kumanta tayo dalawa? Sige! Lawang-lawang beling at sarang ko Galak sa may tabo kami ang usan nila Penuri ko sinima sa puso ko Ano kailangan mo?
Mister, may dumaan po ba rito ang bata? Ha? Meron ba kayo nakitang bata dito na medyo mataba? Magaling siya mag-welding. Ah, siya yung anak ng mukhang walang alam na si Mang Arnold. Bakit ganun ang sinasabi mo sa itay ko? Pache! Nandiyan ka pala! Kalimutan mo na yon. Huwag mo akong tawagin ng ganun. Anong gagawin ko? Hindi maalis sa isip ko eh. Bakit? Babalgam ba yon? Para hindi mo maalis? Ano yan? Pagkain? Wala ka nang pakialam kung ano to. Ano ba kasi yan? Bitingon mo nga! Sabing bitingon mo eh! Patingin lang ako eh! Ano yan? Patatas yan ah! Ikaw talaga! Pakialam meron ka kasi! Nadumi na tuloy yung pagkain! Ay! Bakit? Patatas lang naman yan ah! Sam! Monica, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa niya dito ni Sam? Ang itay ko, dito siya nagtatrabaho. At ang isang yan... Wow, nakaagulat ka naman! Paano mo nakita ang lugar na to? Nakita mo, mahanap kita kahit saan ka magtago. Pero ano ba talagang ginagawa niyo rito, Sam? Ang totoo, nagtatrabaho ko rito. Ano naman ang gagawin mo sa ganitong lugar? Tayo na nga! Hindi pwede! Naghihintay na si Mama! Ay, pambihira naman, oh! Teka, buti pa, isama natin siya. Si Delmar? Oo, natapon ko yung patatas niya. Tara, sama ka na! Ayoko nga! Bakit naman ako sasama sa inyo? Oo nga! Huwag na natin niya isama! Tayo na! Hindi na rin ako sasama! Ano? Alam mo, may atraso kasi ako. Kaya naman hindi na rin ako sasama. Kung ayaw niya, naiintindihan mo? Sige na! Sumama ka na! Sabi ng ayoko! Isa! Sino ka ba sa akala mo? Sumunod ka na lang! Sumama ka na lang sa amin! Mama! Oh! Kamusta na po kayo? Ayos lang. Buti pumunta ka. Limot ko na nga mukha na yan eh. Hindi mangyayari yun. Paano niyo makakalimutan ang poging to? Oo nga, totoo yung sinabi mo. Kamusta na po kayo? Oh, ikaw pala. Hoy, Elmo. Hindi mo muna ako babatiin? Lagi na tayo nakikita. Wala naman tayo ngayon sa eskwelahan. Ano? Hindi ka ba natutuwa? Buti. Nakarating ka. Wow, grabe! Kayo ang naganda ng lahat ng yan? Bakit ang dami niyo yata ang niluto? Dinagdagan ko. Alam ko kasing darating ka. Maupo na kayo. Pache, buti sumama ka. Masarap na sinalagang patatas. Pasensya na, ma'am. Pwede po ba akong mag-uwi ng mga tirang pagkain? Oo, sige. Salamat! Marami pong salamat! Hi! Ay, ang swerte na kada ko kahit walang bagong damit. Nakuha natin ito ng libre. Ay, dako. Delmar! Delmar! Hindi pa rin siya umuwi. Delmar! Nasaan ka? Si Gertrude, sinama kaya niya? Santi! Santi! Isinama ba ni Delmar si Gertrude? Hindi ho. Wala pa si Delmar. Eh, nasaan si Gertrude? Ewan, hindi ko alam. Charlie! Nandiyan ka pala! Halika! Oo nga, halika! Ikaw din, Mang Gregor!
Ay, pambira. Hindi ba ako naririnig? Kumusta po kayo? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Dito ka rin ba nakatira? Hindi mo alam? Hindi mo alam na anak ni Mang Gregor si Charlie? Ah, ganun ba? Kaya pala dito rin siya nakatira? Ay, ang engot ko talaga. Bakit ba ngayon ko lang yung nalaman? Ako po si Sam. Kaibigan po ako ni Charlie. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Bakit? Papa siya na kaibigan natin. Ano? Papa? Utusan lang namin siya. O nga pala, kumuha ka na ng pagkain nyo. Tapos kumain na kayo ng anak mo. Wag na. May gagawin pa kasi ako. Ano bang gagawin mo? Magtatapos ka pa ng damo? Tama na yung kadadahilan. Kumain na lang kayo. Mamaya na yun. Pasensya na. May pinapagawa sa akin si Chairman. Saan ka pupunta? Gusto ko dito ka lang. Hoy, Elmo! Sobra ka na! Hindi naman tama yung ginagawa mo. Sino ka ba? Kahit anak ka pa ng may-ari ng bahay na to, bastos ka, wala kang galang sa matatanda. Ano? Bastos ako? Tama. Wala kang galang at napakayabang mo. Mukhang kasing edad ka nga lang ng kuya ko eh. Tapos ganyan ka na magsalita? Ikaw, ba't nagsama ka ng pulubi dito? Gusto mong masaktan? Bakit ka ba ganyan? Hindi ako isang pulubi!